Okay, good evening sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa isa namang gabi na tayo dinako niya upang mag-aral ng kanyang salita. At before tayo mag-aral, tayo muna umawit ng isang hymno. O God, thy judgment give the king. So let me share my screen. Sa aming pag-aaral ngayong gabi, tulungan niyo po kami na ito ay aming maunawaan, hindi lamang maunawaan o Diyos, kundi ito ay magsilbing babala sa amin, lalo sa mga kasamahan namin na marahil ay wala pang tunay na pagkakilala sa aming Panginoong Espiritu, tunay na takot, tunay na napag-ibig sa aming tagapagligtas. Sanawi ito ay meet niyo rin sa inyong mga tao, undukan kami, masamuhin pa kami tungo sa kabanalan, at mas makilala namin kung sino ang Diyos na amin sinasamba. Salamat po, Panginoon. Gabayan niyo pong bawal sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, share ko ito yung screen ko for our lesson tonight. Okay. So, ito pa rin tayo sa nasa lesson 6 na tayo, number 6, B. Hinapin natin, medyo malawak yung ano, lesson 6. At, so, ito yung ating lesson, Yasik ang Binhi. Patungkol pa rin sa kabayaran ng kasalanan. Ano ba ang kabayaran ng kasalanan? Na narapat itong ating maunawaan dahil nga mula sa mga nauna ating lessons,
pinapakita natin na ang kasalanan ay hindi isang bagay na dapat nating baliwalain. Kailangan merong kaseryosohan. At yung nakaraan, okay, bilang pagbabalik-tanaw natin, yung layunin natin na upang malaman ang epekto at kaparusahan ng kasalanan, nakita natin nakaraan yung poot ng Diyos. Diba? Totoo ang poot ng Diyos. Mamaya expound pa natin yan at titingnan yung ibang mga biblical texts about this truth. At ito yung define nung nakaraan na ito yung isang masibhing pagkamuhi sa kasalanan at determinasyong maparusahan ang mga makasalanan. Dalawang L. L-A. So, ang Panginoon, dahil nga galit siya sa kasalanan, na umuwi siya sa kasalanan, ay kailangan niyang parusahan ang makasalanan. Hindi niya lang paparusahan yung kasalanan. So, yung merong kasabihan na God loves hates the sin but loves the sinner, that is only true for the believer, sa mga mananampalataya. Okay? Hindi ibig ng Panginoon ang mga tao niya. Pero sa mga wala sa Panginoon at hindi nagpasakop, hindi pa sumuko sa ating Panginoon sa Kristo, tunay na may pagkamuhi ang Diyos sa kanila at ang stance niya against them is to punish them. Ibuhos sa kanila ang kailang ang puot ng Diyos sa imbyerno. Kaya naman ito yung naging hamon nung nakaraan na ang naisin ng kasalanan ang makaligtas mula sa miserabling kalagayan ng buhay, ang pagiging makasalanan. Okay, to be a sinner is not to be a good thing. Okay, miserable ang buhay ng isang makasalanan, lalo na yung wala sa ating Panginoon Kristo. Yung mga makasalanan na katagpo ng biyaya sa ating Panginoon Kristo sa kasabatan ng kanyang dugo at katwiran, sila yung mga though in some aspects meron pa ring miseries, right? Hindi tayo rescue ng Panginoon mula sa miseries of life. Kasama pa rin niya yung sufferings, affliction. Ganun pa man, ang pansamantala lamang yon. With him in his paradise, kasama ang ating Panginoon sa Kristo, eternal blissfulness and joyfulness. Pero yung mga tao na wala sa ating Panginoon sa Kristo, miserable hindi lamang dito sa buhay na ito, kundi hanggang sa kabilang buhay. Sa buhay na walang hanggang kamatayan, away from the presence of the Lord, from his favorable presence, but they will be punished by God sa kanyang presensya, sa kanyang presensya na punong-puno ng galit laban sa kanilang sa kasalanan ng mga taong hindi nagtitiwala sa kanyang anak na si Jesus Kristo. So sa ating pagpapatuloy ng lesson tonight, i-expound pa natin ito. May kailangan naman doon sa impyerno, okay? Sa impyerno. Tingnan natin. Pero, so yung isang tanong din doon na ating itinanong sa ating mga sarili, paano makatakas sa puot na darating? Hindi yan sa pamagitan natin, kundi sa pamagitan lamang ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga naman, lesson 7 after this lesson ay may kailangan doon sa Yesu Kristo ang tanging tagapagligtas ng makasalanan. So hindi sa ating sarili kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Kristo upang tayo makasumpong ng kaligtasan. So tingnan natin, itong kaparusahan dahil sa puot ng Diyos. Okay, merong puot ang Diyos laban sa mga mapaghimagsik. Okay, totoo ito ayon sa Biblia. So hindi ito familiar tayo sa passage na ito sa Habakkuk chapter 1 verse 13. Hindi niya ito matitigan ng walang kasamang puot. So pagtingnan ng Panginoon ang kasalanan, he is not looking at it with favor. Do tayo di ba dahil nga sa ating pagiging makasalanan, di ba, nabubulagan tayo. Ay nakita natin minsan ang sin as pleasurable. Pero poison yun, sabi nga ni Pastor Jeremiah. Ang sin ay poison, lason. Kahit pa sa panlabas, it may appear to be, like maybe sugar-coated, it may appear to be pleasurable, sweet, kaaya-aya sa ating paningin.
Pero yan ay lason. Kaya nga, dito sa Habakkuk 1.13, pinakita ng Panginoon ang kanyang pagkamuhi. Yung context nun ay tinatanong ng may complaint si Habakkuk na kung bakit yung mga masasama, sila yung nagpa-prosper, pero yung mga tao ng Diyos ay nagdurusa. Kaya sinagot siya ng Panginoon na napangita ng Panginoon ng Diyos ang kanyang patience sa kanila, pero ganun pa man, hindi ibig sabihin nun na ang Panginoon ay natutuwa sa kanyang kasalanan. Galit ang Panginoon sa kasalanan. Kaya nga naman sa sumunod na chapter 2 verse 3 ng Habakkuk, pinakita ng Panginoon dun na merong pangitain at hindi ito magsisinungaling. Hintayin niya lang at darating na tiyak ang pagkawasak ng mga masamang tao. So yun, merong kaparusahan dahil sa puwot ng Diyos. Bukod pa dito, itong mga familiar passages sa Ephesians chapter 2 verse 3 at John chapter 3:36. Request ko si Jewel or si Jack, si Sir Jack, to read Ephesians 2:3. As si Brother Sam Torres naman sa John 3:36, please. Anytime you're ready. Wala na, wala. Ephesians 2:3. Epeso 2:3. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan, gaya naman ng mga iba. Okay, thank you. And John 3:36, Brother Sam. Okay, Jack. Pauwi pa lang po. Ay, pauwi pa lang kayo. Ako nga pala, no? Sa biyahe po. Ah, sige, sige. Marahin ko. Hindi po kasi. Sige, sige. Go ahead. Masahin. Sabi po dito. John 3:36. Ang sumasang paratanya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay. Kundi ang buod ng Diyos ay nananatili sa kanya. Amen. Thank you. So yan, no, yung buong sangkatauhan ay narapat tumanggap ng parusa ng Diyos sa kanilang kalagayan. Sila ay tinatawag na kinapuputan ng Diyos or anak ng kapuotan. Sinabi doon, sinabi ni Pablo sa Ephesians chapter 2 na nung kanyang binibigyan ng diin, yung biyaya na natango ng mga mananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo sa verse 5 ng chapter 2, yung mga previous passages from 1, chapter 2 verse 1 hanggang 4, pinakita naman doon yung kalagayan ng mga wala sa ating Panginoon sa Kristo. Sinabi ni Apostle Paul doon na kagaya ng iba. Ito tayo noon, kagaya ng iba, anak ng kapuotan. So kung labas ka sa ating Panginoon sa Kristo, anumang kasiyahan meron ka sa buhay ngayon, ikaw ay nasa ilalim ng puot ng Diyos. This is John 3:36. Binigyan din naman ng author, ni Apostle John, yung pananatili. Diba? The wrath of God remains in Him. Doon sa mga taong hindi sumunod, hindi nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So merong kaparusahan dahil ang Diyos ay is the God of wrath. He is an angry God. Merong nga dito na quotation from Jonathan Edwards, Sinners in the Hands of an Angry God. I hope nabasa niya ito, no? Itong sermon na ito ay unang ipinangaral niya ay hindi pa ito ganun nagamit para sa kaligtasan ng mga tao. Pero the second time that he preached this sermon, ay ginamit ng Panginoon talaga para magligtas ang mga kaluluwa. So ito yung sinabi niya doon sa booklet na ito, maliit na booklet na ito, alam ko mayroon pang copy sa church. The wrath of God is like great waters that are dammed for the present. They increase more and more and rise higher and higher till an outlet is given. And the longer the stream is stopped, the more rapid and mighty it is its course when once it is let loose. So, pinapakita na yung
kasi merong passage sa Romans chapter 2, I think babasahin natin mamaya, na nag-iipon ka ng puot ng Diyos. Hanggat ikaw ay hindi nagsisisi, ikaw ay hindi nananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo, you are storing up wrath prepared for judgment. I think that's the next verse that na ating babasahin. So parang dam daw ito, di ba? Kung sa amin lang kasi merong mga, ano yung mga, may dam. So pag umapaw yung dam, baha na sa paligid namin. So yung idea naman dito, kapag once na binuksan, may mga time kasi noon, pag umapaw yung dam, kasi babahin yung mga nasa mga bahay na malapit sa dam na yon, binubuksan na lang nila. So pag binuksan nila, yung kawaway nasa ilalim, mga bahay nasa ilalim doon, sila talaga yung dadaluyan ng rumaragasang baha, di ba? So ganito daw yung ano, yung sa mga hindi nagsisisi, ganito yung puot ng Diyos, naiipon siya hanggat all throughout, imagine na lang yung mga tao na all throughout their lives ay hindi nire-reject ang gospel, nire-reject si Jesus, at hindi na lang pala tayo sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga, I remember yung sinabi ni Paul Washer na parang ang ating Panginoon sa Kristo, ngayon, ang ginagawa niya ngayon ay self-loving judgment, since meron pang offer ng salvation, yung dalawang kamay niya para nakaharang, di ba? He is the mediator. Support ng Diyos, nakaharang kamay niya support ng Diyos, at habang may yung kabilang kamay ini-invite yung mga tao na lumapit. Pero pag dumating yung judgment, di ba, bibitawan ni Jesus yung kamay niya na parang pumipigil sa puot ng Diyos at nag-aadok sa mga tao ngayon. So pagdating ng judgment, walang sisilungan ang mga taong pinagtiwala sa ating Panginoon sa Kristo. Wala silang sisilungan mula sa puot ng Diyos. Buong-buo nilang sasaluhin ang galit ng Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan. So ganito katindi yung puot ng Diyos. Kaya nga naman, as we move to our next slide, yes, hell is real. Totoo ang impyerno. Pero hindi lang dahil takot tayo mapunta sa impyerno, kaya tayo manampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya doon kasama yun, yung fear of hell. Pero ultimately, dahil sa Diyos mismo na siyang nag-express ng kanyang eternal wrath sa impyerno. Na hindi na naman dapat matanggap ng isang makasalanan kung sila yung magtiwala sa ating Panginoon sa Kristo na uminom ng saro ng puot ng Diyos. So more of that sa ating mga susunod na pag-aaral. Pero ayan yung pinapakita na hindi binabaliwala mo ang Ebanghelyo, binabaliwala mo ang panawagan ng ating Panginoon sa Kristo na magtiwala lamang sa Kanya, ikaw ay nag-iipon ng puot. So tingnan natin yung kasunod na passage. Kaparusahan sa araw ng paghuhukom. So ito na yung Romans chapter 5. Chapter 2, 5 to 11. Ako na yung mabasa nito, medyo mahaba. Romans chapter 2, 5 to 11, ating basahin. Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng poot sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Kanyang gagantian ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa, sa kanila na sa pamamagitan ng pagtityaga sa mabubuting gawa na naghahanap ng kaluwalhatian at karangalan at ng kawalan ng kasiraan ay magbibigay siya ng buhay na walang hanggan. So ito yung mga believers. Then verse 8, samantalang sa kanila na makasarili at hindi sumusunod sa katotohanan, kundi bagkus ay sumusunod sa kasamaan, ay para sa kanila ang puot at galit. Magkakaroon ng hirap at bigati sa bawat kaluluwa ng taon na gumagawa ng kasamaan, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Subalit kaluwalhatian, karangalan at kapayapaan sa bawat gumagawa ng mabuti, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. So dito makikita natin na habang ang puot ng Diyos ay isang katotohanan sa pangkasalukuyan, nagtalaga rin siya ng tanging araw na ito'y bubuhos lahat ang araw ng kanyang paghalo. Doon sa verse 5, sinabi na, di ba? Nagtalaga siya ng araw ng kapuotan. So ito na yung araw na kung saan tatamuhin or sasaluhin ng mga hindi nagsisisi ang puot ng Diyos. So una, ang patuloy na katigasan ng puso at hindi pagsisisi. So yung mga tatanggap nito ay yung mga nagmamatigas. Okay? After hearing the message, pero matigas pa rin ang iyong puso,
sa mga kapanood nito, itong pag-aaral na ito, matigas pa rin ang iyong puso, ayaw mong magpasakop sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi nyo, nagpapabigat sa parusang ipapataw, kagaya nung dam, di ba, na binanggit ni Jonathan Edwards kanina. At pangalawa, yung kalagayan ng mga tatanggap ng parusa sa verse 9, sabi ito, paghihirap at kapighatian. Pinahayag sa ibang salita ng ibang talata bilang lawa ng nagalagablab na apoy sa, yan, sa Revelation chapter 20. So, paghihirap at kapighatian. Hindi ito kagaya ng iisa ng mga tao na yung sa araw ng paghuhukom, natila ba sila ay nakarami na panood ako kasi sabi nung isa, naniniwala ka ba sa hell? Sabi nung isang lalaki, ah yes, I believe in hell. Hell is real. Hell is where me and my friends bond together. So parang ganoon lang ang pagkaunawa niya. No? Parang hindi talaga naunawaan na ito yung expression ng eternal wrath ng Panginoon laban sa mga hindi nagsisisi. So, paghihirap at kapighatian, hopeless and helpless situation ang hahantong sa mga taong hindi nagtitiwala sa ating Panginoong Kristo. So, yun ang merong kaparusahan dahil sa po ng Diyos, kaparusahan sa araw ng paghuhukom at kaparusahan sa impyerno. So, yung araw ng paghuhukom, yun yung day tinalaga ng Panginoon. Ito naman kaparusahan sa impyerno. Ito naman kung saan nila daranasin yung puot ng Diyos, di ba? Puot ng Diyos para sa mga makasalanan. Ito yung lugar na walang hanggan, na walang presensya ng Diyos. So tignan natin, Matthew chapter 7, 23. If available, si Jake, pakibasa po yung Matthew 7, 23. At si Jeremiah, Matthew 25, 41. Hello po. Rinig po ako. Ah, yes, go ahead po. Okay, Mateo 7:23. At sasabihin ko naman sa kanila, kailanman hindi ko kayo kailala. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasama. Thank you. And 25:41. Matthew 25 verse 41. Then he will say to those on his left, depart from me, you cursed, into the eternal fire prepared for the devils and his angels. Mm-hmm. Amen. So ito no, yung totoo talaga ang impyerno. Sabi ng iba na si Jesus daw ay hindi nangaral sa impyerno, so hindi totoo ang impyerno. Pero if you combine all other authors and biblical characters na nagpahayag tungkol sa impyerno, si Jesus yun ang pinakamaraming beses na tinukoy niya ang impyerno. So mali yung pagkaunawa nila na si Jesus daw ay hindi nagagalit, siya daw ay isang mabuting anak ni Maria na hindi nagpupuot. Pero si Jesus mismo, galing mismo sa labi ng ating Panginoong Jesucristo, na merong mga tao na nag-aangking sila ay Kristiyano, pero dahil nga ang kanilang buhay ay walang pagpapamalas ng tunay na pagsisisi at pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo, sabihin sa kanila ng Panginoon, depart from me. Ito siguro yung pinakanakatakot na mapakinggan ng tao sa panahon ng paghuhukom. Pero kung ikaw may nag-aangkin na Kristiyano, naman hindi ito mamanggit sa iyo. Ang Panginoon ng Department ay yung mga accursed and go to the everlasting fire na inihanda sa devil at sa kanyang mga angels. So naman ito yung magsibing atin, mag-urge sa atin to go to Christ, na siya lamang ang tanging paraan para makatakas sa puod na darating at sa parusa sa walang hanggang impyerno. So naramdamang pagdadalamhati at sakit ng mga hindi maliligtas sa parusa ng Diyos. Ano ba yung kailang kakahinatnan? Ano ba yung maramdaman nila? Karamihan ito ay sa pahayag. So sa Revelation. So basahin ko na lang ito. Revelations 14:10 and then 22. 14:10 sabi dito, naiinom din naman ng alak ng puot ng Diyos na inihahandang walang halo sa kopa ng kanyang puot at pahirapan sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Doon dito makikita nyo, no? And then verse 11, tuloy natin. At ang usok ng hirap nila ay papainan lang magpakilanman at sila'y walang kapahingahan araw at gabi.
Silang mga sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. And 21 verse 8 ng Revelation, sabi dito, sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, mga karumal-duman, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga magkukula, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay salawa ng nagliliyab sa apoy, na nagliliyab sa apoy, at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ito na yung sabi sa Revelations na yung death and hell were cast into the lake of fire. Ito may, and then sa Revelations 14 that we have read, doon natin may kita na yung sabi na the smoke of their torment ascended to him who sits above upon the throne and sa lamb that was slain. So mapakita na yung torment, yung pagdurusa ng mga hindi nagsisisi, yung mga hindi mananampalataya ay gagawin sa harapan ng Diyos, di ba? And this is for the praise of his glorious justice. Hindi ito patawag doon, isang iba na parang tyrant and arbitrary na judgment. Take note, yung mga tao nandoon ay sabihin, they have heard the gospel, they are guilty of their sins, and because their sins are against the Lord Almighty, sa isang walang hanggang Diyos, ay narapat silang magdusa. All throughout their life, they were given chance to repent and believe in Jesus Christ, pero hindi sila nagtiwala. So ganito yung dadanasin ng mga tao. Hindi talaga sapat na, hindi sapat ang salita natin, no, na describe, kasi wala pa naman nakapunta sa atin ng hell, yung may mga ibang nag-claim, at anumang sakit sa mundo na meron tayo ngayon ay hindi maitutumbas sa sakit na daranasin sa impyerno. Hindi ako nananakot, pero kung if God will place fear sa puso mo, sa puso nyo, sa mga nakikinig dito na wala pa sa ating Panginoon sa Kristo, then so be it. Nang sa gayon, ikaw ay magmadali na tumawag sa ating Panginoon sa Kristo. Hanapin mo ang ating Panginoon sa Kristo. Dahil sa kanilang merong paraan para magtakas sa puot na darating at sa parusa. Wala hanggang kaparusahan sa impyerno ng naglalagablab na apoy. So yan, merong kaparusahan dahil sa puot ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagagalak sa kasalanan. Kaparusahan sa araw ng paghuhukom. Marahil hindi pa yun ngayon. Marahil maaaring dumating yun sa iyo mamaya or tomorrow if you remain outside of Christ. Pero darating yan at kaparusahan sa impyerno. Hindi kadadaan ng purgatorio. Hindi totoo yun. Wala nang final sabi sa Roman Catholic Institute kasi or religion. Ito, ang purgatory ay tinatawag nilang final stage of purification. Sabihin, may chance pa after death. Pero sa tanang ating Panginoon, after this judgment. So, doon nadidikta, determine kung ano ang iyong kalagayan pagkatapos mong mamatay. So saan tayo dadalhin ng ating profession? Ikaw ba nagtiwala sa ating Panginoon sa Kristo o ikaw ay nanatiling lumalaban at naghihimagsik laban sa biyaya ng Panginoon? Mag-isan tayo, no? Pero we can devote more time in this. So mga dapat pag-iisipan. Una, ito yung mahalagang may tanong ng bawat makasalanan sa kanyang sarili. Paano ako makatakas sa parusa na nararapat ko lang tanggapin? So again, ang parusa is wages. We deserve, right? Yung gift, we don't deserve that. Maliyaw yan sa Romans chapter 6. Pero yung parusa ng kamatayan, yung death, if they are wages. For the wages of sin is death. Kinikita natin. So, nag-iipon tayo ng pot ng Diyos. Habang tayo ay natiling unrepentant of our sins. So nawa yung ating itanong, binagbubulayan din natin sa ating mga sarili whenever we preach the gospel, may tanong ito ng naikinig sa atin or ng kiyara natin o tayo man, paano ako makatakas sa parusa na narapat ko lang?
gabi. So, meron kayong nais idagdag dito sa ganitong kaisipan, or and then we can proceed to our last point. Or reflection na lang, oh. Kung as a Christian or bilang isang nag-aangkin na kilala ang ating Panginoon sa Kristo, so, dumating ka na ba sa punto na ganito? You ask yourself na paano ako makatakas sa parusa na rapat ko lang tanggapin? Then you can share more. Yun siguro yung tanong na pwede nating pag-usapan ngayong gabi. Dumating ka na ba sa ganitong punto na itinanong mo ito sa iyong sarili? Sincerize mag-share. Feel free or if you like. Ito yung mga ganda nun, more on ano to, more on something that you can reflect on after our discussion. So that's okay. That's okay. Alright, so siguro no, pero move tayo sa last natin na point. Ting ating pag-isipan. Okay, pag-isipan naman natin ito. Bilang makasalanan, nararanasan ko ang epekto ng kasalanan sa aking buhay, lalo na ang takot sa parusa ng Diyos. Mayroon ba akong sapat na panlunas sa kasalanan? Sa tingin niyo po, meron ba tayong sapat na panlunas sa kasalanan? Kasi we experience yung effect ng sin sa ating buhay, and we have this fear sa coming punishment. Meron ba tayong sapat na panlunas sa kasalanan? Sino po nais sumagot at magbahagi ng kanyang pananaw sa bagay na ito? Or you can type in kung sino gusto mag-chat na lang. Ay, sa may nag, ano, sino yun? Okay, Jeremiah yata or nag... Sige, go ahead, Jeff. Ako na lang. Sige, go ahead. Yung tanong po kasi, mayroon ba akong sapat na panlunas sa kasalanan? Kung titingin po talaga tayo sa ating sarili na tayo makasalanan, wala po talagang, di po tayo darating sa point na magkakaroon na panlunas sa kasalanan. Kaya nga po, ang panawagan po natin ay dumapit kay Kristo, magsisi sa kasalanan at buong magtiwala at pagsisihan ng kasalanan at ibigay ito kay Kristo, kasi nga po wala tayong kakayanan, hindi sapat yung mga gawa or yung sinasabi natin, kasi di ba ang tao kapag nag-commit or nakakommit tayo ng sin, sinusubukan nating bigyan ng lunas, pero kailangan makita natin na ang tanging solusyon sa kasalanan ay hindi ang ating sarili, kundi ito ay nagmumula lamang kay Kristo po. Amen. Thank you. Napakalaga na, no, na as alam ko transition ito sa ating next lesson, na hindi talaga sagaanang sa ating sarili. We can never ever find cure mula sa ating sarili para sagutin ang ating problema, ang kasalanan. Kay Kristo lamang ito. Siguro kung meron mag-a-advance, mag-put forth na, yeah, I found a cure sa ating sarili, nagkakamali siya. He is deluded. Sige, si Brother Sam Torres may mag-share na. Go ahead, Brother Sam. Hello po. Ay, nakawin na kayo? Ako po, unknown na po ko kay Jeff eh. Kasi magsilang ko yung lola ko. After namin, dapat mag-dinner pa. Pero nauna na ako. Anyway. Actually, sa series po ko ng ano, nung may pinatapos po yung series nyo. And napakaganda pong reflection yun din sa akin. Because this past few days po talaga, may mga convicting thoughts. Which is very thankful and grateful sa Panginoon. Yung napakinggan ko po kagabi, which is somewhat related dito,
this is actually applicable for both unbeliever and believers. Yung tanong na paano, sorry, lulok yung phone ko. Paano ako makakataka sa parusa na narapat ko lang tanggapin, tapos yung isa na bilang makasalanan, nararanasan ko ang epekto ng kasalanan sa aking buhay, lalo na ang takot sa parusa ng Diyos. Mayroon ba akong sapat na panduna sa kasalanan? As a Christian, we all know naman na talaga ang Panginoong Hesukristo ang kasapatan na siya nagbayad. Pero ito pong napakinggan ko kagabi, mababasa sa John 8:24, sabi dito, kaya't sinabi ko sa inyo na kayo'y mamatay sa inyong mga kasalanan sapagkat malibang kayo'y sumampalataya na ako nga ay mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Alam natin nung sinabi ng Panginoong sa Kristo, I am. So, I am. Sino ba siya? Ano ba ang kakayanan ng Panginoon sa ating kaligtasan, sa ating buhay? Kasi marahil, wag naman sana, pero there are times na kahit Kristiyano ka na, umaasa ka pa rin sa good works mo. Na parang nagkasala ako. Ang gagawin mo, hindi, may times na hindi ka mo nag-pray kasi nahihiya ka. But that is pride. Instead na tumakbo ka at manghingi ka ng patawaran, ang gagawin mo, ah sige, magbabasa na lang ako. Ah sige, magpapray-pray mo na lang ako. Ah sige, ah, makikisali ako sa mga ministry. But hindi, nami-miss out natin kung ano ba talagang ibig sabihin ng kaligtasan na napupunta sa good works pa rin. No, sana hindi natin, hindi tayo mag-fall sa ganung bagay, kundi mas makilala natin or kilalanin pa talaga natin ang Panginoong Hesukristo. Kaya sinabi niya dyan, sapagkat malibang kayo'y sumampalataya na ako nga. So, yun po yung reflection na ano sa akin kagabi. Talagang tumimo sa akin. Sabi ko nga noon, parang tagal mo ng Kristiyano, pero talaga bang kilala mo ang Panginoon? At alam mo yung, kasi may times na talagang nagda-doubt ka na baka dahil sa iyong kasalanan, hindi ka ligtas. So parang ginagawa mo, ini-invalidate mo yung Panginoon na sabi po, di ba, the more the sin, the greater the grace is. But hindi lisensya yun para tayo magkasala. May, nabasa ko kahapon eh, kasi Joy Spring eh, no? Talagang boom na boom eh. Si Joy Spring. May nakita ako si Buendia, M.A. Buendia. M.A. Buendia, oo. Sabi po niya, ha, so pwede magkasala. So may free pass. May free pass. So, yung actually, mayroon po akong, parang nagsusulatin po ako ngayon nun, mula kahapon, sabi ko, yes, that is free pass. Free pass for those people who will genuinely repent and believe in Christ. But, no, it is not a free pass for you to sin. Yun po yung katotohanan doon. Kasi pag nakilala mo ang Panginoon, Hesukristo, at binago ka, sana kilala talaga natin na may kakayanan ng Panginoon na baguhin tayo at magpasakop sa pag ano, hindi ko masyado magtagalog, yung lordship, no? Lordship ng Panginoon. Yun lang po. Thank you. Amen. Thank you. Thank you, no? Mahalaga yun. Yung John 8:24 na yung acknowledgement natin na of who really Christ is, is napakalaga nun. Kaya nga naman, there will never come a time where we can say na we have find the cure in us, kundi sa ating Panginoong Hesukristo lamang. And ito maganda yung sinabi ni Jessica dito, even our best works and intentions are stained with sins. The more we see our unworthiness, mas talo tayong magtitiwala sa kanyang anak na binigay para sa ating kapatid. So, tunay talaga yun. Ewan ko si Spurgeon yun, parang the best of the saints, di ba? The best of the saints. The most holy of the saints ay, ano pa rin talaga, yung pray, kahit yung prayer nila ay may bahid ng kasalanan. So hindi tayo pwede magtiwala talaga sa ating sariling kakayanan. Ito yung sabi ni Pastor Jeremiah na, this guy sinabi ni Sam na, ang Christian,
my tendency at nahulog sa gatong pagkatan yung parang work performance based sanctification yata na parang yung nagkasala ka, yung let's say you feel good today kasi nagawa mo yung devotional time mo, parang okay na okay ka sa harapan ng Panginoon kasi nagawa mo yung mga daily things that Christians are doing, reading our Bible, praying, you feel good. Parang ganun lang nangyari. Whereas dapat, araw-araw, i-remind natin ang ating sarili sa Ebanghelyo na hindi sa mga, yes, God is pleased sa mga ginagawa natin iyon, pero ultimately, hindi pa rin doon naka-alsalanay ang pabor ng Panginoon sa atin. Kundi doon pa rin sa, nag-ugat pa rin sa ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga, though the gospel is the most basic Christian truth that we need to be saved, it's still the basic message that we need to hear daily. Diba? Kailangan natin sa ating sanctification. Lahat, hindi darating ang time ng Ebanghelyo ay mawalan ng relevance sa ating buhay. Nakakalungkot, di ba? May mga, ewan ko lang kung narinig ito sa mga evangelical Christians na nagsasabi na yung gospel, tapos na sila dyan, ibang level naman daw sila, right? Pero hindi eh. Until we got there sa kaharian ng Diyos, sa new heavens and new earth, yun pa rin yung old story of the gospel, pa rin yung ating magiging sandigan ng ating pamumuhay, ng ating pagdindig sa harapan ng ating Diyos. At yan ang ating i-expound pa sa ating next studies, the next week, Lord be willing, patungkol sa ang kaligtasan na mula sa ating Panginoong Jesucristo. Okay, so sino po may additional or may questions or may isi-share pa before we close para mapaganda kayo bukas. So sabi ni Sam Dorison, yung kantang laging kinakanta namin sa Herald of Grace, prone to wonder, Lord, I feel it, prone to leave the God I love. Here's my heart, O take and seal it for thy course above. So, hingin talaga natin sa Panginoon. Kayo na may binabasa ko kasi meron nag-translate ng self-examination from Chapel Library to Tagalog. So, isa yung sa mga tinecheck ko ngayon. Napaganda, napakalaga talaga ng self-examination. Ito yung paraan para matiyak mo talaga ikaw ay nasa ating Panginoon sa Kristo. So, lagi yun. Every day, we need to examine ourselves. Every day, dapat ating makita sa harapan ng Panginoon na tayo talaga hindi karapat-dapat sa panibiyaya. Everyday that makita natin na kung tayo ba ay nasa biyaya ng Panginoon talaga or tayo ay namumuhay ng taliwas yung pag-living. Meron kasi sa New Testament, living worthy of the gospel. So meron ganun yung because of the gospel of Jesus Christ na nagligtas sa atin by His grace, ay kailangan mamuhay tayo ayon doon sa biyay na tanggap natin. Okay, so meron ko pong last point to share. Okay. Last lang no. So may thought dito. As we transition sa pag-aaral natin patungkol sa ating Panginoon sa Kristo. 'Di ba sa common evangelical preaching of the gospel. Hindi na babanggit yung poot ng Diyos, right? Hindi na babanggit yung poot ng Diyos. All you hear is something like you're a sinner. You're a sinner. But God loves you and He died for you. So believe in Him and you will be saved. Now, tingin niyo bakit mahalaga na pag-usapan or at least masabi sa isang makasalanan na siya ay nasa ilalim ng poot ng Diyos. Kinakailangan ba yun? O parang dahil tayo lang reform tayo kaya natin sinasabi yun. Kinakailangan ba talaga yun para sa isang makasalanan na labat na tunay siyang lumapit sa ating Panginoon sa Kristo? Anong inyong palagay? Jeremiah, nag-unmit. Yes, Kuya Jeb. Napakahalaga na makita mo yung not necessary like naman na
mag-dwell ka lang towards the wrath of God and wala nang hope. Pero dapat makita mo both sides kasi ano eh, napakahalaga nun na hindi mo ma-appreciate yung good news unless you realize your bad state talaga, yung bad news. And the bad news is dahil nga sa kasalanan natin or dahil nga sa kasalanan, nagkaroon ng pagitan sa ating Panginoong Hesukristo at alam naman natin na may kaparusahan ng kasalanan. And yung wages nga yun ay yung kamatayan. Kaya in order to appreciate yung good news of the gospel, dapat makita natin yung bad news na may galit ang Panginoon towards sa kasalanan, pero makita rin natin na may pag-asa. And yun yan po. So, kung if we share, meron kasi, huwag tayo rin mahulog sa pamamaraan na ibobombard mo lang ng po ng Diyos, hayaan mo lang siya dun, di ba? Pero hindi. As we show them yung kanilang miserable condition sa harapan ng Diyos na galit sa kanilang kasalanan, at the same time, papakita natin yung loveliness of the gospel, yung mabuting balita. And actually, yung reconciliation, propitiation, those truths won't make sense. Hindi natin ibibigay, ipapakita sa mga tao yung poot ng Diyos. Or salamat. Totoo ang poot ng Diyos, pero totoo rin na may propitiation. Christ is our propitiation. He is the wrath-removing sacrifice. At tayo ay pinakipagkasundo ng Ama through His Son. At in that reconciliation, presuppose doon yung wrath, yung galit ng Diyos sa atin at yung ating galit din sa Kanya. Diba? Pero salamat sa Panginoon kasi because of what Christ did, kahit tayo, binago niya rin tayo. Tayong noon ay napupot, hindi lang ang Diyos, diba? Hindi lang ang Diyos eh. Hindi lang ang Diyos ang nagpamalas sa atin ng pag-ibig, kundi tayo rin na napupot sa Kanya. Yung gospel, hindi lang ito nagpapatawad, kundi nagbabago din ang puso. Tayong noon ay galit sa Diyos, tayo ngayon ay umiibig na sa Kanya, tayong noon ay namumuhi sa Kanya, ngayon ay ang ating puso ay tumitibok na para sa Kanyang kapurihan. So nawa yun yung makita natin, pagpray natin sa Panginoon, ang paglago natin sa ganyang aspeto as we progress dito sa ating pag-aaral sa tuwing Saturday. So yun lamang. So, salamat sa Panginoon. Last point, anything to add or chat? Wala na. Salamat. Okay, may nagtaas ng kamay. Sam Torres. Sorry po. Yan din po yung yung isang bagay na binibigyan dapat ng Kristiyano ng diin. Gaya po nung na bahaginan kanina, ano siya eh, of course, nagde-dwell sa love, ganyan. Pero gusto kong ma-realize din ng bawat na babahaginan na kung ang Panginoon pala ay puro pag-ibig, bakit kailangan mamatay ng Panginoon sa Kristo sa cross? Bakit kailangan niyang dumating dito? Bakit kailangan niyang maghirap? Kailangan niya iligtas yung tao. Ano yung point? Ililigtas saan? Diba? Ililigtas saan? Diba? At kung kayang iligtas ng tao pala yung sarili niya, eh bakit kailangan dumating pa ng Panginoon sa Kristo? So yun lang po. Yun lang naman gusto kong share. Thank you po. Thank you, Sam. Salamat po sa ating lahat ngayong gabi. No? Nawa ibalik tayo ng Panginoon ulit next week with renewed desire and pag-ibig talaga sa salita ng Panginoon. Okay, so nice kong hilingin si hindi pa nakakuha si Ron no, Hana, si Sana, hindi pa nakakuha si Ron no. Hindi pa po. Sige. Dinner sila kay Jeff sa bahay ni Pastor. Oh, okay. Mm-mm. Sige, let's close in prayer. Pag-pray din natin yung bunga ng open air preaching kanina. Lord, salamat sa gabing ito. Salamat sa reminder niyo sa amin. Napakaganda talaga na makita namin na ang Diyos ay nagkakit. Sa isang mundo siguro, parang hindi na ma-appreciate yan. Pero
the fact na, na ikaw ay Diyos na napupuot ay isang mabuting bagay para sa amin dahil once we are with you in glory, O Panginoon, ay hindi mananaan ang kasalanan sa iyong presensya. And the sins that cause us tears in our eyes, that make us miserable, ay magalaho, Panginoon, sa muling pagbabalik ng ating aming Panginoon sa Kristo. Salamat, O Diyos. At salamat din dahil itong problem namin, the wrath to come, and the sin and hell, ay nasolusyonan na sa pamagitan lamang ng dugot katuwiran na aming Panginoon sa Kristo. And He rose again on the third day to prove na naganap na, tapos na, Panginoon. Wala na kami iladagdag pa. Kaya nga naman ito yung ang mensahe ngayong gabi ay gamitin nyo para magtiwala sa inyo lamang, sa aming Panginoon sa Kristo lamang ang mga makasalanan. For unless they do so, sila ay nag-iipon ng tuot. Pero they don't have they don't have to suffer under your wrath. Merong ngayon buhay pa sila, merong offer of the gospel. Narinig nilang ebanghelyo na ba sila'y tumawag sa aming Panginoon sa Kristo. Di lamang nagpapatawad, kundi nagbabago ng puso ng mga makasalanan upang ibigin ang iyong salita, ibigin ang iyong tao. Salamat po, Panginoon. You give us rest tonight. Ihanda niyo po kami para bukas sa Lord's Day. Sambahin ang iyong pangalan, luwalhatiin ka. Mamasdan muli ang kagandahan ng aming Panginoon sa Kristo. Pinapasalamat din namin ang bunga ng open air preaching kanina. Ito yung naway ginamit nyo para sa mga dumadaan ng mga tao doon, nakarsin ng cracks, O Lord. Nakausap ng mga kapatiran doon along the road, the street, ay kayong gabi pag-isipan nila yung kalagayan ng kanilang kalo. Make them, do not give them rest, O Lord, until they come to Christ. They cling to Him alone. Salamat po, Panginoon. Sa ilamang po ang kapurian, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thanks, Kuya Jeff. Sa Panginoon. See you. Thank you po. Thank you, Kuya Jeff. Thanks, Kuya Jeff.